alam nyo, iba din ito si Ma'am Kiara, ano? Siya na talaga ang bagong problem child, hindi na si Sir Aidan. Malas ko lang. Ako pa talaga ang magbabantay. Diyos ko po, Rude. Mamaya, nandun na ako. Kahit sino namang makarinig nung sinabi ni Ma'am Yuna, isipin nyo, sarinin yung nanay, sabihan kayo na sana namatay ka na lang. Sounds like something an evil stepmother would say. Hindi ba anak ni Ma'am Leona si Kiara? Kaya ganun na lang siguro pakitunguhan? Ah, ganun? Sa tingin mo? Inunahan nyo na naman ang mga manok sa pagtilaok! Yung mga kamay niyong pagalawin yung hindi mga bunganga ninyo! Ang aga-aga kasi ini-stress niyo ako eh! Kayo talaga! Ay, Abe. Buti naman napadalaw ka. Akala ko sa La Muerte ka na lang talaga magre-report eh. Kumusta ka naman doon? Okay lang. May gagawin ka ba this weekend? Magpapasama kasi ako sa'yo eh. Si Delia, tinatawagan ko. Hindi ako sinasagot. Baka kung ano na nangyari doon. Ayoko madamay sa gulo mo, Precious. Ang laking gulo niyan sa inyo ni Delia. Ala, anyari man ang Precious. May LQ kayo ni Mang Abe? Ay, pakiwari ko. Ayaw kanyang makita. Eh, kung siguraduhin kong hindi ka na makakakita. Ay, pagkaharap. Ay, paano? Paano ang kapalo? Ay, pagkalanda eh. It's almost as if you came back from the dead, Mr. Fierro. Which seems ironic, since maraming natagpo ang bangkay sa property ninyo. Well, you know, that case naman, meron ng suspect. So, napatunayan naman ng korte na wala naman kaming kinalaman doon. Kiniklaim din ng mga pamilya ng biktima na dinukot at ginahasa niyo siya, Mr. Fierro. It is actually a common knowledge na yung babae na pinag-uusapan natin is actually a prostitute. Pwede rin namang maging biktima ang isang prostitute, Mr. Fierro? Well, she offered me her services. She offered me her services and I'm just a man. I mean, nagkasundo kami sa presyo and something happened. There was a transaction, but rape? Of course, there was no rape. I mean, napatunayan din naman yan sa korte. Alam mo, lahat naman ng tao nagkakamali, nagkakasala. Katulad namin dalawa, meron kaming parehong nagawa na hindi maganda. Inayos naman namin yon. And at the end of the day, babalik at babalik ka rin sa tunay mong pamilya. So that other issue was true with Attorney Arguelles? Hindi naman mahalaga kung totoo yun o hindi. Ang importante, inaayos ng lahat yun. Bakit dito pa nagpa-interview, Kuya? Kailangan ba talaga interview yung pen sila, Mama? Hindi ko rin alam kung bakit nag-decide si Dati ng gawin yan dito eh. Pero yan naman yung gusto mo, di ba? Yung kompleto tayo, yung buo tayo ulit. Kung gusto ko ng fake, bumili na lang sana ako sa bangketa. Sunod-sunod ang naging issue tungkol sa pamilya ninyo, Mr. Fierro. Kaya nga ako kasi nagpa-interview, Ms. Chavez, kasi
Hindi ko naman nakalain na ganun na pala kadami yung mga taong interesado sa pamilya namin. And meron na silang kanya-kanyang versions, meron na silang kanya-kanyang opinion. And I think it's about time na magsalita naman ako or magsalita naman kami. Kilala ang pamilya ninyo sa Alhambra, Mr. Ferro. Expected na yun. Yeah, kaya naman na kaming lahat ay haharapin namin ito ng magkakasama. Kasi pagpapatawad at pagkakaintindihan ang pinakahiligi ng pamilya namin. At sigurado ako na makakabangon kami sa sunod-sunod na problemang ito. You know, kasi ako, lumaki ako sa panahon na yung mga nasisira, hindi tinatapon, hindi basta-basta pinapalitan. Yung mga nasisira, inaayos yan, maging relasyon man yan, reputasyon, o business, or personal life. Tignan lang natin kung maaayos niyo pa yan. Nagkabati sila ng ganun-ganun lang. Kaya akala ko ba solid yung Olga tsaka Leona, Tay? Anong nangyayari? Pinepeke nila yun, Max. At yun ang nakakakaba. May gagawin naman ngayon. Eh baka naman dinispatcha na ni Carlos si Olga. Kaya nakikisama tong si Leona. May usapang mag-asawa yan. Nililinis na sila ng bakuran, Tay. Nasa bakuran ka rin nila, Alexa. Mga nakakalimutan mo. Ba't di mo nalang hiwalayin si Idan? Max, hindi ako ang uunahin nila. Si Lala, Tay. Si Lala. Hindi titigil yung mga yun hanggat di na nakikita si Lala. Anong meron? Oo. Bakit niyo ko pinag-uusapan? Ganda ko, ano? Alam ko yon. Dapat ito din alam mo. Ano? Alam kong paulit-ulit na kaming nagsasabi sa'yo. Please naman. Sa susunod, huwag ka nang susugod basta-basta nang hindi namin alam o nang hindi kami kasama. Buka mong gawin ulit yan. Ako mismo magpoposa sa'yo dun sa kulungan ng manok. Nakakagigil to eh. Gusto ko yun, Tay. Pupusasan daw niya ako. Daddy. Daddy, pusasan mo ako, Daddy. Toy. May nasabi ba sa'yo si Idan? Wala, Tay. Hindi ko matansya ugali niya ngayon. Bigla-biglang pumipitik. Hindi ko matanong. Kung nagdedelikado ka na sa poder ni Idan, Tay, mabuti pa siya. Ako to. Kaya ko sarili ko. Ang iniisip ko itong si Lala. Tsaka si Nico, malamang nakita na niya yung balita na naaksidente si Kiara. Hindi siya pwede bumalik ng Alhambra. Tandem na ulit yung mag-asawa, oh. Paano yung libing? Mawag kasi sa akin yung punerarya ulit, Tay. Kailangan na daw natin makuha yung mga labing nila, Tatay. Ilibing na natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero tayo-tayo lang. Bawal mag-ingay. Para makapagpaalam na rin si Nico, Tay. Hoy, Mundang. Ano yung naupo-upo mo dyan, ha? Let's go. Saan po, Ma'am Tunit? Ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Out! Now! Tunit. You owe me one. Tunit, kung ano mang games to, please lang.
Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!